Flores. Dong, anong pinaka magandang blessing na natanggap mo sa taong 2023? Pinakamagandang blessing, tol. Ay, syempre makakalingap in terms po sa maganda, di ba? Kasi kung sabihin natin maganda, makakalingap, no? Napakarami. Yan. Kaya nga po, marami po makakalingap. Pero mas nag-highlight doon is si Langga, di ba? 2023 makakalingap is a year that full of blessings, makakalingap. Para sasagutin sa natin yung tatlong yan. Di ba? Para po sa akin, makakalingap, no? Siyempre, yung blessings po, makakalingap, na dumating po sa akin sa taong 2023 is kayo po, di ba? Kayo po, yes, mga po. Viewers, makakalingap, kasi mostly po, 50% po sa akin mga viewers dito, is sa 2023 ko po nakilala, no? Siyempre, pangalawa, makakalingap, is si Langga, no? Kasi hindi po ako magiging ganito, makakalingap, no? Yun po, mabubuo po ang Rochelle kung wala po si Rachel. Yes. Yun po ang nagsisilip kong blessings po, mga kalingap, na that will serve, mga kalingap, as a blessings po for the whole year of 2023. Kaya po, mga kalingap, talagang iniingat-ingatan ko po, no, yung lahat po ng mga blessings na yon. Siyempre, kayo po, mga kalingap, yung mga viewers na yon, yung Silangga ako po, no, talagang iniingatan ko po, no. Kaya po, mga kalingap, ayusin mo pagkanta, bro. Oh, sige. Kaya yun, mga kalingap, no, syempre yung mga blessings na nare-receive ko po, no, sa taong 2023 is yung mga viewers ko, kayo po, no, kayo po, and si Langga. Kasi kung wala din po kayo, mga kalingap, wala din po silbi yung mga uploads ko po, di ba? Kasi kayo po ang nagpaparan po ng mga ads ko, nagpaparan po ng mga videos ko. Kaya po, maraming salamat po, mga kalingap, sa inyong lahat, no? Kasi sa inyong simpleng panonood, mga kalingap, nabago po ang buhay ko po, no? Nabago po ang buhay ni Rowell of Malalag. Sa simpleng panonood lamang po ng inyong mga videos, I mean, sa aking mga videos, mga kalingap, sa hindi po pag-skip ng mga ads. Malaki po ang impact ko sa aking buhay, mga kalingap. Kaya po, mga kalingap, sana po ipagpatuloy niyo po yun. And syempre, mga kalingap, no, sa inyong pagsuporta po sa amin ni Langga Rachel. No, kasi yan po si Langga is talagang blessings yan, no, sa taong 2023. Kaya po, mga kalingap, sana po samahan niyo po kami, mga kalingap, sa aming paglalakbay po sa mga marami pong mga taon, no, hanggang maging maging official na po, mga kalingap, no. Hoping, mga kalingap, na andyan pa rin po kayo, doble pong nakasuporta sa amin. Kaya po, para sa akin po, mga kalingap, yun po ang nagsiserve as a blessings po sa taong 2023. Yun. And I, thank you. A very heart-touching moment, no, sa ito. Yeah, para sa'yo, bro, para sa'yo, bro. Na ano na, tama po yung sinabi nito. Kasi ito, diba, seryosohan na to. Seryoso yan. Oh, yes, serious time na ito. Yung question na ganyan, hindi naman yung pwedeng... Hindi naman pwede na mga joke time lang yan. Hindi yung 2023, hindi biruan yan. Kasi napakaraming pagsubok, maraming saya sa pagsubok. Pero, syempre, kahit kakunti yung pagsubok, mas lalo pa natin yung natatandaan, diba? And lalo yun yung magpapatibay sa atin para muling harapin yung bagong taon na to ng 2024. Para sa akin, yung 2023, napakarami. Kung saan, doon din na... Mukhang roller coaster ride, di ba? Oh, maraming nag-ano talagang, hindi ko na-expect na... Unang-una, yung sa channel ko, hindi ko rin na-expect yun. Pangalawa, 2023 din yun. Grabe. Hindi ko na-expect na magkakasama kami, mabubuo ang samahang to, pagkakaibigan to. Nakasama namin sila, Dodong. Hindi ko na-expect yun. Makapunta kami ng iba't ibang lugar. No, so, Davao, Laguna, Baguio, at kung saan-saan pa. Kaya nga, maabot na akong katabaan ng ganito eh. Pero, ganun pa man, hindi ko may isa-isa, pero blessing talaga. Although nung nakaraan taon din, blessing din. Actually, lahat naman ng mga taon, blessing. Pero itong 2023, sa ngayon, ito yung masabi kong unforgettable talaga. And sana, sa inyo po, no, mga nanonood, is sana patuloy nyo po kami samahan sa taong to ng 2024.
maraming maraming pong salamat. Kasi kung wala kayo, obvious naman, wala rin kami sa kung ano pong meron kami ngayon. Kaya maraming maraming salamat. Una sa Panginoon, yan po ang aming sandalan kung bakit kami patuloy na lumalaban, no? Sa kung ano man yung kinakaharap namin ngayon. Okay, yun po yung pinaka, and yung isa pa doon, pinaka best sa akin 2023. Hindi ko na-expect na makakasal ako. Sa plano yan. Di ba? Ang daming mga nangyari. Wala sa plano ko yan na magpapakasal kami ng 2023. Kasi sabi ko, hindi namin kayaan. Ayaw ko magpakasal nang wala pa akong bahay, wala kaming titirahan. Tapos yun, nagkatotoo na. Tapos yun, nakabili ako ng lote. Wow. Oh, sasakyan. Ano, first sasakyan kung saan, wow. Malapit na kung ano-anong nangyari. Pero okay naman, charge to experience na lang din. Tapos basta, mas lalong tumibay yung magsasamahan, mas lalo pang rumami, mas lalo pang sumaya, at mas marami pang natutulungan. Yun ang pinaka-importante talaga, no? Yung bago matapos ang taong to, na meron tayong achievement na marami tayong natutulungan. No? Katulad na lang din kay Ruel, yun, tandaan nyo, sila Boy Saging, di ba? Napabahayan din. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga tumulong and sa lahat po ng tutulong pa sa mga advokasya na sinimulan ni Kuya Basados Matubang, na hanggang ngayon po ay kami pong lahat sinusuportahan nyo. Diba? Sabi ito, kaya laban lang Kim, huwag ka na iiyak, sabi ni Ma'am Binigay ko. Yung mata po, Tita Benny, ikaw talaga Tita Benny. Ay, siya po sa Batanga. Yeah. Ayan, ayun si Kim, ay si ano, Justin naman. Justin yung mata ko naman. Po. Ano nga, anong question nga po? Anong question? Ano daw, tuloy ka na ba? Tuloy ka na ba? Sorry. Anong blessing? Yung nangyari sa taong 2023, anong pinakamagandang blessings na natanggap mo sa taong 2023? Siyempre, ano po, mga Kalingap, napakadami po, napakadami ko naging achievements this year. Especially, mga Kalingap, last birthday ko po is hindi pa po ako vlogger. Then, 2023, kailangan ako mag-start. Diba, September, August, or July. July ako nag-start. At ngayon, mga Kalingap, diba, isa na po ako sa kanila, papakita in social media. So hindi po ako talaga ganun ka-expose sa social media. At now, ganito. At especially yung pagiging proud sa inyo ng magulang is yun ko lang ano na kumbaga na experience po, kasi ano yan? Because of kung ano po yung mga ginagawa ko, mga pagsisikap ko, yung mga ginagawa kong bagay or diba, mga achievements po, ko po. Ako lang sagutin ko na, 'di ba? 4 years po nawalay si Justin sa kanyang nanay. Uy, grabe, ang tagal! Pero natatandaan mo yun, Dong, di ba? Graduation niya nung high school na doon tayo lahat. Andun yung mama niya. Unang beses niya ulit nakita yung nanay niya. After how many years? 4 years, tama? Di ba? So, kumunta doon. Yan po, yung feeling na proud sa iyo yung lahat, proud sa iyo yung magulang mo. Grabe. So, napaka the best experience yun this 2023. Especially, madami man nangyari, madami man pagsubok. Pero sabi nga, laban lang. So, hindi naman tayo ganun ka-complicated mag-isip. Napaka-independent natin pagdating sa pag-resolve ng mga bagay-bagay. Kaya mga Kalingap, the best lesson this year 2023. So, keep proving yourself, grow every day. So, wag tayong magiging grind lang ng grind. Napaka the best lesson is bawat araw isipin natin kung paano tayo mag-grow as individual. So, yun mga Kalingap, yung pinaka the best lesson na natutunan ko this year 2023. At last year pala. Yan, napakarami. Napakadami. Uh-huh. Diba? Kung hindi natin may isa-isay pero napakarami talaga. So, ayun mga Kalingap. Comment pa kayo ninyo yung mga question po dyan. Yeah. Comment pa kayo dyan. Comment po, para sa akin, para kay Justin, and para kay Kim. Kasi ngayong oras lang ito nyo, pwedeng matatanungan. Pwede nyo, sasagutin namin. Kasi yung channel na ito is once in a blue moon lang mag-live. Kahit sinong pumunta kay Madge yan, sasagutin ko eh. Ang tagal mag-live ng channel na ito. Hindi, si ano eh. Sa totoo lang, kung katuloy yung sponsor. Or pwede nyo po tanungin si Kuya Alex. Tapos, after yun po matanong,
gigisingin namin doon, sino? Diba? Madami nagtatanong. Ang tanong, Justin, tuloy ka na daw, sabi ng viewers. Oo, oh, ayan, majority wow, mga kalingap, ilabis ko sa inyo yung sinabi. Great trip pa lang ako to. Sabi ni Kales ka na, sample, sample. Pakita daw. Na-record ko dun. Ay, wag po. Na-videoan ko dun. Sample, sir. Uy, wala. Yes. Oh, well, welcome back again. Tita Malu de Los Santos, shoutout po. Tita Malu, shoutout. Ay, shoutout. Tita Marilo de Los Santos. Oh, Tita Marilo de Los Santos. Shout out yung, de Los Santos. Tita Marilo Baldimore. Oo nga. Oo nga. Iba rin yung si Tita Marilo de Los Santos. Oo nga. Siya yung reactor. Oo. Ina, basa ka pa ng mga question dyan, bro. Ikaw, basta tuloy ang topic na wala ang signal. Ay, ayaw mo na natin. Huwag na pag-usapan ng tuloy. Kasi putol-putol yan. Yun. Diba putol? Oo, oh, putol. Siya napuputol yung signal. Pero tanong po kayo yung most, ano lang. Hanap tayo dito. Most question po of the the year. Yung mga gusto nyo pong ano. Oo po. Malaman. Yun. Ah, gusto ko po mag-comment dyan is si... Hindi mo mabasa. Comment po kayo, Tita Benny. Mag-comment ka dyan. Again, hindi mo mabasa dyan. Ano. Gusto ko po mabasa ang alert. Comment ni Rhodes Grace. May ano, mayroon ditong maayos na tanong eh. Sige daw. So, tanong sa inyong tatlo, ano ang kaya niyong maiambag o magawa para sa tagumpay ng bawat isa? Not only in vlogging but also in personal na buhay sa bawat isa. Ang sabi ni Cheryl Jasmine, tanong sa inyong tatlo, ano ang kaya niyong maiambag o magawa para sa tagumpay ng bawat isa? Not only in vlogging but also in a personal life and buhay ng bawat isa. Okay. Saan magsisimula? Bigis. Ikaw bigis king. Tanong. Ano may ambag ko? Tanong sa inyong tatlo, ano ang inyong may ambag o magawa siguro, para sa tagumpay ng bawat isa? Not only vlogging but also in a personal life yun, experience. No. Nakikita niyo naman na yan. Sorry. Pero, yun nga yung ano, yung magagawa, di ba? Siyempre, yung kapag kailangan ng tulong, actually, lahat naman kami, daw isang sabi lang is kung ano, pupunta kami. May mga times na ako, di rin ako nakakapunta kasi may mga, alam mo, may asawa naman, di ba? Pamilyado. And, may priority din ako, noong anak ko. Kapag minsan, kapag free ako, yan, kapag kailangan, pupunta talaga ako. And yung maipapangako ko talaga is may ambag ko sa kaibigan ko is yung faithful, no? Yung tiwala and yung lahat-lahat as a friend, no? Na kaya kong ibigay lahat, no? Lahat kung paano nila ako tinatrato bilang tunay na kaibigan is ganun din, mutual din, masigit pa dun, no? So yun po yung ano ko. Yung may ambag ko. Oh. Justin. Higit pa doon. Sa akin naman po. Kasi kung pera, wala po. Ang bagat sa pera. Sa akin naman po, as a friend. So, sa akin po, yung suporta, tiwala lang sa kaibigan. Yun lang po yung aking may ambag. So, suporta po kasi even though nakikita natin yung isang tao na success, di ba? In terms of sa kanyang financials or what, sa kanyang mga achievements. Pero, laging yung tao na yon is laging may kinakarap yun ng pagsubok. So, kailangan niya ng kaibigan na susuporta, mag-advise. Not financially or moral support. Moral support lang. Napaka the best noon. Hindi ka man makatulong. Support ka pa? hindi ka man makatulong financially as at least yung suporta na niya lagi sa kaibigan. At syempre, yung sabi ko nga, yung pagtitiwala, trust. So, kailangan natin ng tiwala sa kaibigan na kaya niya yan. So, bigyan natin siya ng isang bagay na sa isang situations na nandito tayo, nakasuporta. Pero yung tiwala natin na ma-achieve niya yun, na kaya niya yung makaharap, is na andun pa din. So, you get the point. So, diba? Sa mga nakagets ng point, yun po yun para sa akin. Suporta, tiwala lang. Yun. Masahan. Ano lang eh, nare-repeat nyo lang po yung mga tanong eh. And then, ano para sa akin is,
ano yung may ambag ko sa alin? Oh, ako sa alam ko yan. Ano may ambag ko para sa? Ha? Kalamiya. Ay.